yun din siguro ang dapat nilang abangan, di ba? Kung paano ma-execute. Kasi itong dalawang to, idol ko, kita mo naman yung chemistry nila on and off cam. It's amazing, amazing. Bet ko yung bet that you. Go, guys. You can answer now. I don't know, Karen. Ah, Charles. Rita. Choy. You want to say something? Ito po talaga yung sagot dyan. Green screen. Rita, kayang-kaya mo yan eh. Choy. Ano ba? Well, ito lang para sa akin sa pagkakaintindi ko sa tanong ni Ate Kat. Kaya po talagang sobra po yung bilib namin sa prod po and staff po ng All Out Sundays. Kasi never po silang nawala ng ideas and they're very humble enough to accept collaborations from us and ideas from us. Kasi kami rin po nagugulat eh, actually po, honestly, nagugulat po kami na kahit sa pandemic, hindi pa rin sila, nandiyan pa rin sila, hindi pa rin sila nawawala, hindi sila nabubuwag. So, kami rin po nagugulat kami, yung suporta din po, ramdam namin. So, feeling ko po, ano lang siguro, tama yung sinabi niyan eh, na kung ang goal lang talaga namin is to give joy, then I think we're gonna succeed. So, feeling ko po kahit sino po yun talaga, malayo man kami o malapit sa isa't isa, pero kung isa po yung goal namin is makapagpasaya and punong-puno po ng love, I think okay po kami. Ganda. See, ang ganda. Guys, gusto ko lang tapos i-comment si Bubay po ng mabilis ang pag-retouch. Napakagaling niya po talaga. Nakita mo pa yun, ah. Okay, guys. Thank you. Salamat thank you po, Ate Kat. Thank you po, Ms. Kat. And for thank you, Ms. Kat. Thank you. For our last set of questions, we have Bia po from GMA Network website. Hi. Yeah. Hello po. Hi, Ms. Bia. Hello po. Yeah. Hello po. Parang wala pong Miss Bia po sa ano, sa Zoom. Oo nga, hinahanap ko rin eh. Feeling ko na sa kabila. No? Wala po siyang video lang. Mm. Hello, hello, hello. Miss Bianca. Sorry lang, wala akong video. Hello po. Yan. Hello po. Okay. Yun. Ask ko lang, naalala niyo pa ba yung first time yung nakita yung isa't isa? And yung last or most recent na nagkita-kita kayo bago mag-lockdown? Tagal na, no, guys? Tagal. Actually, parang talagang ano pa yun, ayos kasi, na oy, pa talaga. Na. Parang, I remember po, nagre-rehearse pa tayong lahat nun, di ba? Oo. Nagre-rehearse tayo, tapos inisip hindi natin na kung, oo, kung magla-live pa at hindi na nag-push through. Basta alam ko, that week, nagre-rehearse tayo ng mga prods natin eh. So, yun yung, lagi kasi kami may tech rehearsals eh. And yun siguro yung last time na nagkita-kita kami bago mag-lockdown. So, nasa GMA kaming lahat. Yeah. Grabe, no? Tagal na. Apat na buwan. Oo. Pero kami ni Ken, yun nga, dahil surprise visit niya ako. Ayun, yun yung huling pagkikita namin. Kailan yun ulit? Last month pa yun, Charles? Last week? Huh? Last two weeks. Yan. Last two weeks. So yung nung sinabi pong GCQ na, kinabukasan po, pinuntahan ko na po siya. Oo. Kayo ba ni Rita, kailan kayo first nagkakilala? Matagal na po. Matagal na. Tension na po siya noon, ate. Hindi nga siya namamansin eh. Ever! Isoklado pala si Ken. Hindi totoo yan.
Matagal na, siguro mga 17 years old pa lang po ako noon, no? Pero totoo, di ba ikaw, matagal mo na akong nakikita nun sa TV, tama? Oo, bata pa lang po ako, napapanood ko na si Rita. Oo. Okay. Totoo. Sinuuna na tanda ka sa akin. Mas nauna lang ako pumasok sa TV. Ikaw talaga. Sino ang unang nag-approach sa inyong dalawa? Si Rita? Ako po yun. Ako po. Ako po. Kasi, ay, hindi. Ako. Mas makapal mo ka ako sa'yo. Si Rita po. Si nag-hi. Friend, very friendly po kasi yan si Rita. Sa sobrang friendly niya talaga. Mababa. Woo! Ka talaga. Baka talagang magaan yung loob niya. Kasi ito yan. No. Pa, sabi, kwenta mo sa kanila, ano, Chow, ano yung sinabi ko sa iyo nung unang encounter natin nung sa Party Pilipinas pa lang? Yes, nung Party Pilipinas po, nagkita po kami, siguro mga 8 years ago, mga 8 years ago na po yun, sabi niya sa akin, uy, alam mo ba, bakit tayong maging love team? Napredict niya na. Ang mga, diba? Hindi, natuwa ako kasi sabi niya, bigla na lang niya sinabi yon na parang wala lang, wala namang pinagmulan. Bigla na lang po niya sinabi yon. Tapos nakakatuwa lang, after 8 years, oo nga naman. Saka kayo naging love team. Nagkatotoo, nagbilang anghel siya. At masaya, baka magaan talaga yung ano niya, loob niya sa'yo. Si ano naman... Hindi, magaan naman po talaga. Kasi alam naman po yun ang lahat. Wala naman po atang kaawa yung Kenshin sa buong gym. Eh, tama ba? Tibubay? Yes! Pero wala akong ka-lab team. Pero hindi po, lahat po kasi naman, in fairness naman din, kay Kenshin, ano naman siya, talagang kung ako po friendly, siya po ata yung kilala ko, super friendly po talaga. Parang minsan, umaabot ako sa point na parang may balak ata siyang tumakbo sa eleksyon kasi lahat kahit po niya kilala, babatingin po niya talaga at saka kakausapin po niya. Sobra po talaga si Ken. As in, ano, joke nga namin siya, PR King yan. PR King! PR King! Kalaban ng CDR King. Kay Bubay naman pala. Iba talaga yung Bubay, oh. Since ba? Yung nag-close yung clowns, yes. Ano yung naging reaction mo nung fight, yung talagang confirmed na magsasara na, and alam ko naging significant yun sa'yo nung nag-uumpisa ka pa lang. So ano yung mga memories mo rin with clowns? Siyempre, sobrang memorable pa rin sa akin talaga naman yung mga performances ko sa clowns, especially yung nagsisimula ako kasi nag-start ako talaga nung pinababa talaga ako ni Mr. Alan K dito sa ni Ate Gay dito sa Manila para ipakilala kay Mr. Alan K. Tapos binigyan ako ng set for parang 6 months noon, dala-dalawa lang yung set ko sa isang linggo. So ang ginagawa ko noon, manggagaling ako ng Baguio, pupunta ako ng Manila para mag-set ganyan, tapos uuwi ulit ako ng Baguio ganyan until binigyan ako ng ganun talaga noon. Tapos until kinumpleto na ni Mr. Alan kay yung set ko noon, tapos nagsiging prime time. And now, ayan nga, dumating yung di inaasahan na kailangan mag-close yung pinagkatrabahuan namin na clowns and year ko. Pero, nakasama ko kasi itong mga nakarang araw si Mr. Alan kay, at nakita ko sa kanya yung pagiging ano niya, kagaya ko na very positive na matapos lang itong COVID-19 na to. Oo, magbabalik din. Pa, yes, hindi pa doon nagtatapos yon kasi once you're a performer, you will always be a performer. True. May na-share ba siya sa yung future plans niya pagdating sa business or sa comedy bar? Ayan, ide-direct message ko yan sa'yo, Tep. May idea, pero soon. Okay. Kailangan na yata mag-wrap up. Ay, last question na lang for all of you na lang. Ano yung pinaka nagbago sa inyo since nag-ECQ? Pumuti po kaming lahat. Parang yes. Pumuti. Ako. And hindi na lumalabas. Oo, no. Yung ring light lang pala. Saka po mas naging fresh kasi siya mas maraming tulog. Nakakompleto ng tulog. Hindi, pero honestly, seriously,
speaking po, after po, one of my realizations talaga during this pandemic is, we really can't have it all eh. Na, totoo yung sinabi na mention kanina ni Ken. Sa buhay, hindi naman nagmamatter yung big things eh. Yung sobrang garbo, hindi yun yun eh. Kasi, totoo, ngayon na, limited na yung pwede nating magawa, limited yung pwede nating mapuntahan, limited yung pwede nating makuha. So, paano na tayo? Paano natin hahanapin yung sinabi niya ng silver lining? Nasaan siya? And, andun talaga siya sa small things. Little things, yung talaga yung nagmamatter. Meaning, family, paano ba yung relationship mo with your loved ones? Ano ba talaga yung nagmamatter sa'yo? Ano yung, makikita mo ano talaga yung importante? Kasi po, dati, syempre, pag yung busy pa yung world natin, parang lahat kaya natin kunin eh. Kung hindi man natin ma-afford, gagawa tayo ng paraan. Hindi, kukunin ko yan. Makukuha ko to. Pero ngayon na lahat tayo, hindi pa natin yun pwede kunin ngayon. Back to so, base. Ano naman yung meron tayo ngayon? Magiging masaya ka pa rin ba doon? So, feeling ko, yun po yung natutunan ko dito na natutunan ko na kahit ito lang, na maging masaya ka at maging kontento ka sa kung anong meron ka. Thank you so much, Rita. Welcome po. Oo. Humble talaga tayong lahat. Yes, Raver. Ako naman. Oo. Tama lahat ng sinabi ni Rita. Pero ako, ang natutunan ko is marunong na pala akong magluto. Ay. Ay. Ano magluto? Hindi ah. Nakakatawa lang kasi naging chef ka na. Yung mga akala mong hindi mo kaya nung nag-isig yun ng lockdown. Nagagawa mo eh. Like, hindi ako magaling pero nakapagluto na ako. Survival skills na. So, yung mga ganun. Oh. Tapos, pag-breakfast, minsan ako na yung nagluluto. Tapos, naglaba na rin ako ng mga sarili kong damit. Tumulong na ako sa paglinis ng bahay. So, ang galing eh. Kasi, ang dami mong natutunan ngayong lockdown. Nakakatawa lang kasi parang feeling mo, ang galing-galing mo ngayon sa sarili mong pamamahay na parang kaya mo kahit ikaw. Dependent ka. So, yun siguro. Marami kang natutunang skills in here. Sobra. Ayun. Kailangan na yata mag-wrap up. Pero thank you so much, guys. Thank you, Mia. Yeah. And, ayan, thank you po sa lahat din nagtanong. And any final message na lang po from invite nila rin po silang manood ng Ayos Weekend. Yes! Ayan! Ako na mauna, guys. Siyempre, maraming salamat sa ating mga minamahal na members of the press sa pagkakataon po na makasalamuha po kayo at makakwentuhan this afternoon. At gaya po na ipinapangako po namin, eto na nga po ang pagbabalik po ng All Out Sundays on Sunday po yan, mga minamahal nating kapuso. Huwag kayo mag-alala dahil kakaibang entertainment ang ibibigay namin sa inyo. Hindi kayo magsisisi. Okay? Yes, so maraming salamat po sa time ninyo for today at ngayong gabi na makasama kami and makakwentuhan. So yun po, sana po supportahan ninyo this Sunday na yan, July 12, 12:45 p.m. ang All Out Sundays, the stay home party. Masaya po ito. Sana po maraming mag-abang. Tulungan niyo po kami na i-spread yung word. Salamat po talaga. Yes, again, thank you very much po, Super, for your time and for your patience din kung nakulitan kayo sa amin. Pasensya na. But really, sana po yun po tulungan niyo po kami to promote po and spread the news po that finally, All Out Sundays po will be back on TV this July 12 po. That's gonna be at 12:45 to 2:30 p.m. And so yun po, makakasama po nila kami sa kantahan, sayawan, kulitan, at kaligaya. Ayan. maraming salamat po. Thank you! Yan po. Thank you po sa ating members of the press at sa ating mga kapuso po na fans at talagang masugid na tagahanga po ng All Out Sundays.
Magbabalik na po ang All Out Sunday. Sana po samahan niyo po kami sa July 12, this coming Sunday na po, ang The Stay Home Party. And mapapanood niyo po kami. Pwede niyo po kami panoorin online and on air. Yan. So, sa mga pwede niyo po mapanood sa mga social media accounts niyo at sa TV rin po. Ayan. Kaya mas marami pong, mas malawak na po ang magiging viewers po ng All Out Sundays. Para sa inyo po yan. Abangan po ninyo. Thank you po. Thank you, guys. Pwede na po. Maraming salamat po. Thank you. Love you. Thank you po. Thank you very much, Manu. Love you. Bye po. Bye po. Nikki, bye Jerry. Ingat po kayo. Rita, Ken. Yes, thank you po. Thank you. Beauty Derm. Favorite candy. Thank you.